May ibang kaso kasi tinatawag na inciting to sedition. Rebellion. Mm-hmm. May tinatawag ding proposal to rebellion. May mga ganun. Mm-hmm. So, ibig sabihin, yung pag-incite pa lang, ibig sabihin, sul-sul pa lang, wala kang ginagawa, hindi ka kasama sa rebellion. Mm-hmm. Under the concept of the Revised Penal Code, wala kang ginagawa, hindi ka kasama sa rebelde, but ang ginagawa mo, sul-sulero ka. Mm-hmm. Sul-sulero ka sa ideology ng pag-rebelde. So, ang tawag doon, inciting to rebellion. Ang rebellion kasi is a continuing crime. Iba yan sa murder. Kasi ang murder, kailangan pag idemanda ka ng murder, bago ka arestuhin, dapat may warrant of arrest bago ka arestuhin. Except if you are caught in the act committing a crime, has just committed a crime, or is about to commit a crime, yan, pwede na walang warrant of arrest. Claro. But pag rebellion ang pinag-uusapan natin, because it is a continuing crime, pwede ka nang arestuhin kahit walang warrant of arrest. So ano ba yung tinatawag na rebellion, ka-Eric? Okay, go ahead. Ang rebellion, taking arm, rising publicly and taking arm against the government. Okay. Mm. So ano yung tinatawag na taking arm against the government? Of course, kailangan mandatory na may violence. Mm. May tinatawag na force, may violence. Para matatawag yan na rebellion. Kasi may ibang kaso kasi tinatawag na inciting to sedition. Rebellion. Mm-hmm. May tinatawag ding proposal to rebellion. May mga ganun. Mm. So, ibig sabihin, yung pag-incite pa lang, ibig sabihin, sul-sul pa lang, wala kang ginagawa, hindi ka kasama sa rebellion. Wow. Under the concept of the Revised Penal Code, wala kang ginagawa, hindi ka kasama sa rebelde, but ang ginagawa mo, sul-sulero ka. Mm. Sul-sulero ka sa ideology ng pag-rebelde. So, ang tawag doon, inciting to rebellion. May krimen. So, ibang kaso yan. May krimen. May iba naman krimen. May ibang krimen yan. So, okay. We'll say rebellion kasi, kailangan may force, may violence para matawag na rebellion under the concept of the rebellion under the Revised Penal Code. Mm, claro. Mm-hmm. Attorney Mark, paano yung so, bahagi sila ng CPP? Ibig sabihin, CPP. Oo, pero sa urban area doon, sila. Oo, sa urban area sila. Pero sila din ang nagpapatakbo so, sa NPA. So, kasama ka sa NPA doon. Okay. But don't forget, dati kasi may tinatawag tayong may isang batas tayo na anong tawag doon? May isang batas tayo na kahit mere subversion. Membership is already a crime. Subversion law. Oh, subversion yun. Mere membership is already a crime. Mm. But now, yung subversion is already decriminalized sa panahon ni Fidel Ramos, ni President Ramos. So, wala na yun. So ngayon, rebellion na lang ang meron. Okay. But in rebellion, kailangan may force. May tinatawag na may force, may violence. Mm. So in this case, kahit na nagwikot ka lang, but you are part of the to remove the government kasi ang plano mo is to overthrow the government. That is already rebellion. Mm. So kailangan lang natin i-prove yan. Kasi may tinatawag ting presumption of innocence sa isang akusado. Okay. Kung may probable cause na ginagawa niya yon, of course, we will follow the general concept of the law. Mm-hmm. That is a continuing crime, pwede kang arrestuhin. But of course, kailangan may proof lang tayo kasi we follow our constitution. Nakalagay kasi sa ating constitution, may presumption of innocence, may presumption, may tinatawag na due process. That's why do na delay because of that concept. Yung due process, presumption of innocence, hindi nang pwede na wala tayong ebidensya, arrestuhin kasi may nanghihinala tayo na rebelde siya. Ah. Kailangan may basihan tayo na maging na rebelde siya para pwede siyang arrestuhin kasi walang waran. Iyon. Yes, sir. Brother Franco. Attorney, paano yung nakikita natin na mga nagrarally na hawak mismo NPA, sumali kayo sa NPA. Oh, nananawagan na sumali sa NPA. Nasa kalsada, lantaran, pabagsakin ng gobyerno at yung mga ganong klaseng mga pagrarally. Anong Paano pwedeng... Iba yung pag-rally. Yung pag-rally na ang purpose nila is causing disobedience to the government action or tinatawag na nag-rally sila but
outside the bounds of the law na kasi may tinatawag din freedom of press, freedom of expression. But yung ginagawa mong pag-rally, nanggugulo ka na, may nakapark na mga kotse doon sa kalsada, binabato ninyo. Yun, iba na yun. So ang tawag doon, sedition. Ibang kaso yan. Iba pa rin. So hindi naman ibig sabihin na nag-rally ka, rebelde ka, under the concept of the law. But, kasi ang concept ng batas about rebellion, kailangan may rising publicly and taking arm against the government armado. Through violence. Kailangan may violence. Kailangan may force to be considered as a rebellion in the concept of the law. Iba kasi ang rebellion in the political concept. Yeah. Iba ang rebellion in the legal concept. Kasi pag rebellion o rebelde ka in a political concept, kung kalaban mo ang gobyerno, gusto mong papagsakit ang gobyerno, you express, you recruit, or ano pang ginagawa mo dyan, iniimbitahan sumali sa NBA. Utak. Iniiba mo yung utak tao, rebelde na yan, rebellion na yan, in a political concept. But iba ang rebellion in a legal concept. Very clear ang rebellion in the legal concept. Rising publicly, taking arm against the government. Ang purpose is to remove allegiance to the government of the Republic of the Philippines. Yung may sarili kang batas, may sariling territory, may sarili kang navy, may sarili kang armed forces. Or you want to deprive the President of the Philippines or yung ating Kongreso of their power and prerogative. Yun ang concept ng rebellion in the legal concept. Iba ang rebellion in a political concept. Frank, ikilinaw ko lang kay Attorney Frank. Kay Attorney Mark. Okay. Briefly lang. Kaya yun ang gap ng ating batas, Brother Franco, Miss Ina, Attorney Mark Colentino. Yung elemento ng urban operations, wala silang direktang hawak na armas, pero nagre-recruit sila para sa NPA. Nagre-recruit sila para sa Communist Party, nagre-raise sila ng pundo, at sila ay nagbibigay ng mga armas, bala, sasakyan, bahay, safe houses. Pero hindi nila inaamin, para maitago ito, nagbubuo sila ng front organizations to cover up. At yun ang tanong ni Brother Franco. Sa ganyang pamamaraan nila, na ginagamit ng CPP ang urban operations as cover sa kanilang underground operations, at kunwari hanggang rally lang sila, pero alam ng lahat na ito talagang ginagawa namin ni Attorney Mark, kasi before ako mag-NPA, nagbibigay na kami noon ng bala, armas, suporta. At tumutulong kami sa pag-atake sa gobyerno dahil mga Communist Party operatives kami deployed in the urban areas. Yung ganyang sitwasyon na mga urban operators ang tawag natin without particularly referring to any person. Pero yun talaga ang aming ginagawa at yun ang nangyayari ngayon. Can they be covered by rebellion or any other specific law? Hindi siya matatawag na rebellion kasi in rebellion, very clear, kailangan mandatory may force, may violence na actual to take arm against the government, to overthrow the government. So paganda, I think kailangan i-review ng ating Kongreso ang batas about rebellion. Okay. Kasi kung very limited lang kasi ang rebellion under the law, under the revised penal code, raising publicly, taking arm against the government through violence, through force. So ibig sabihin, kung nagbi-meeting lang tayo dyan na i-overthrow natin ang government or ano, proposal to commit rebellion or inciting to commit rebellion lang yan. So it's not necessarily rebellion. Pero krimen pa rin, Attorney. Under the concept of the revised penal code. Attorney, krimen pa rin ba? Yeah. May criminal na pananagutan pa rin ba? And kung pag-incite ng rebellion, ibig sabihin, sul-sul lang na mag-rebelde ka na, mas maganda dito sa rebelde, yun pa lang, pag sul-sul pa lang, crime na yan. But ibang krimen yan, inciting to rebellion. Iba naman yung proposal to commit rebellion. Yung nag-propose ka pa lang, wala kang ginagawa, proposal to commit rebellion. Iba din yan. But of course, may tinatawag tayong conspiracy. Ayun. Ang conspiracy kasi as a concept of law, an act of one is an act of all. Okay. Baka yung mga ginagawa nilang pag-recruit, then tapos may violence ginagawa naman sa kabila, then ma-prove sa korte na may conspiracy yun. Ibig sabihin ng conspiracy, the act of one is an act of all. So possibly, maging rebellion yan. But that is mas mahabang usapan yan in sa batas kasi nga limited lang kasi ang batas sa definition about rebellion. Kailangan may violence, may force. So unlike sa tinatawag na terrorism na may ibang concept. So which I will discuss this coming Saturday. Sige. But with respect sa rebellion, very limited lang ang definition sa batas sa rebellion. Claro. Excited pero, sana kami sa terrorism. Attorney, how far can our law enforces apply
in terms of like doing those, like you said, it's already a crime what they were doing, like saying sumapi kayo sa NPA, yung mga placards nila. Ano ang pwedeng magawa ng ating kapulisan? Eh, kasi meron tayong iilan na mga napanood na karaan na hinahayaan lang nila, bagkus binigyan pa na madadaanan. What can our law enforcers do about it? Ang ating police kasi, they are also protector of human rights. Yun ang pagkakaiba kasi sa konsepto ng democratic and a republican government. Okay. Kailangan may balance of the protection of the interest of the state and the interest of the public. Yung tinatawag na Bill of Rights. May tinatawag tayong kailangan may respetuhin din ng ating gobyerno yung Bill of Rights. So number one of the Bill of Rights is due process, presumption of innocence. So hindi ibig sabihin na naghihinala lang na rebelde, hulihin na. Kailangan talaga may probable cause. Kasi under our law, may tinatawag ting presumption of innocence. That's why dami nakakalusot because of this principle. Correct. But sometimes, importante din ito kasi to avoid any abuses from sa government side naman. Okay. And we understand, Attorney, no? Ms. Ina, Brother Franco, yes, that the government, first of all, before siya maging law enforcer, ay kaakibat dyan ang kanyang protector of the basic rights of the people. Tama yung binatanggit mo, Attorney, kasi dyan doon ang hugot niyan. And the government cannot simply abuse its power and its laws while the enemies of the government like the CPP, NPA, NDP, because they are not the government, iniikutan nila ang batas. Binubutas nila ang batas at binabaliktad nila ang batas to their advantage, to the weakness of the government. Minsan ginagamit nila yung tinatawag na Bill of Rights. Actually, ang Bill of Rights sa mga akusado lang yan, but sometimes nandyan kasi yung Bill of Rights kasi yung government natin is very powerful. Yung Bill of Rights, hindi yan nagbibigay ng right talaga sa mga kababayan po natin, lalo na yung mga rebelde. Ang purpose ng Bill of Rights is ilimit lang yung power ng ating government to avoid any abuses. Yun lang ang purpose ng tinatawag na Bill of Rights. Which, in that weakness and gap, doon sila pumapasok para mag-survive sa urban operations. And